Marisa. Narinig ko nga, sir. Buti na lang, nakaligtas siya. Wala ba kayong problema ni Marisa? May nabanggit ba siya sa'yo? Sigurado ako, wala ang paghihinalaan ni Marisa. Kailangan ko munang burahin ang mga protektor ni Marisa. Isa pong hitman si Abel Monsueto Jr. Kayo po ang dapat. Hindi ko na alam kung sinong dapat kong pagkatiwalaan. Si Elise ang kaaway mo. Patahin mo si Elise bago kanya balikan ulit. Kailangan kong makuha ang loob mo. Wala na ho ba kayong pumasok sa opisina? As part of the board, Mrs. Pineda can take over from Ma Marisa while she's not here. This is only the allotted budget for the year. Unfortunately, there is less demand for our products. So, we are beginning to lose money. Kaya, dapat tayo magpatupad ng departmental pay cuts. So, we have to sacrifice 20% of our employees' salaries hanggang sa bumalik ang high demand for Pearl Jewelries. Sandali. Hindi naman yata tama yun. Karapatan ng mga empleyado na magkaroon ng mga katarungang pasahod. Lucine, clearly, you know nothing about business. Hindi ko naman sinabing tatanggal lang po sila ng karapatan. Sisweldohan pa rin natin ang mga empleyado. Magbabawas lang tayo para hindi tayo lumubog. Eh, bakit kailangan sa sweldo ng mga empleyado kayo kumuha ng bawas? Eh, pinagtrabaho nila yun, ah. Kaya nga natin dinidiscuss ito ngayon, Lucing. We're just thinking kung ano yung practical para sa kumpanya. Mr. Perez, pwede bang ikaw ang magpaliwanag sa kanya sa pinakamadaling paraan na mauunawaan niya? Kasi hindi siya sanay na mag-manage ng company. Mrs. Pineda, I think it's safe to say that we're in a period of recession. Nababahala kami na baka sa patuloy na produksyon ng mga produkto natin, ay baka hindi natin ito maibenta dahil sa baba nga po ng demands. At kapag nangyari yun, malulugi po tayo at mahirapan tayong bumaba. Hindi rin naman po basta-basta na magbabawas lang tayo ng production dahil may target po tayo ng production rate. Para patuloy po tayo makagawa ng alahas, hindi natin kailangan kumuha dun sa revenue natin. Dahil pag ginawa natin yon, matutuyo po ang pondo ng kumpanya. So, anong dapat natin gawin? Ayun na nga po ang kanina pa pinapaliwanag ni Belen. Pay cut po. Ang ibig pong sabihin ng pay cut ay yung gastusin natin ng production, kukunin natin ngayon sa sweldo ng mga tao, pansamantala lang naman po. Eh, wala namang kasalanan yung mga empleyado doon kung nagganito ang nangyayari sa kumpanya, di ba? Well, mas mabuti naman siguro magbawasan lang tayo ng sweldo kesa mag-retrench tayo. Yeah, sure. Ha? Ano yun?
retrench. Ang ibig sabihin nun, magbabawas tayo ng empleyado. Hello, Cesar. Anong problema? Sa ngayon, wala pa. At gusto ko lang ibalita sa'yo, nandito yung nanay ni Marisa. Umattend ng board meeting kanina. Si Nanay Lucy? Yes, ma'am. Siya raw ang papalit sa anak niya. And? Diretsuhin mo nga ako, Cesar. Ano ba ang problema? Mukhang may binabalak ang maginang yan. At potential problem natin. Kung sakaling magiging problema si Lucing, baka manganib ka. Basta huwag mo siyang gagalawin. Klaro? Huwag ka mag-alala. Hindi din magtatagal yan dyan. Akong bahala. Parang hindi ko na yata kaya to. Kayo naman ho. Siyempre po, first day niyo pa lang po. Eh, kahit sino naman po, talagang maluloka pag napasubo ng ganyan, mother. Mother na po pala tawag ko sa inyo kasi English kasi dito eh. Siguro nga. Mukhang marami pa akong kailangan matutunan, ano? Para malaman ko kung paano talaga patakbohin itong kumpanya ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, Mother. Kami po ang bahala. Meron tayong call a friend. Ganon. Mga bakla! Pasok! Kinuha na po namin lahat ng mga documents na pwedeng makatulong sa inyo, Ma'am Lucing. Kung meron po kayong katanungan, Ma'am Lucing, andito po ako para sagutin lahat yan. Teka, ba't nandito ka? Di ba boss mo yung mga Senyor Dosa? Ha? Teka lang, boss natin. Tsaka andito lang naman ako para magtrabaho, no? We. Teka nga, bakit ikaw? Ma'am, nagdala nga po pala ako ng papeles para maaral niyo na po. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtulong niyo sa akin. Malaki ang improvement sa kondisyon ni Hope dahil na rin sa transplant procedure. Her recovery is promising. Praise God. Thank you, Lord. Mom, Dad. Thank you for fighting with me. Of course, Anna. I'll show the doctor, huh? Okay. Doc, maraming salamat. Congratulations, Mrs. Babalik na sa normal ang buhay ninyo. Handa ka na, Marisa. Ngayong magaling na si Hope, maniningil ako ng may kasamang interes. Ano?
Kapag magaling na si Hope, anong balak sa pagbalik mo sa Senadosa? Na yung shares na binento mo kay Marisa. Can you stop asking about it? Bakit pa paulit-ulit ka? It's as simple as that. I sold my shares to Marisa. She bought them. Yun lang yun. Ano ba? Bakit parang hindi ka sinasabi sa akin? Kung ayaw mong maniwala, wala na akong magagawa doon. Basta tandaan mo, lahat ng ginawa ko, ginawa ko para kay Hope. Doon ako bumilib sa ibo mo eh. Isipin mo siya, araw-araw, pumapasok sa opisina. Napakadaming meeting. Samantalang ako, isa pa lang ang meeting ko, pagod na kagad ako. Oo nga po. Ang galing po talaga ni Ibo. Kaya nga, sana maging okay na siya. Pero Lola, wala kayo kabahan. Galing-galing nyo kaya, kakayaan ninyo yan. Nako, binibilib mo naman ang ulo ko, apo. Eh, totoo naman po sinasabi niya na eh. Sigurado ako kaya niyong bawian yung mataray na nanay ni Ma'am Elise. Nako, mabuti na lang kamo. May mga tumutulong sa akin doon sa opisina. Kaya apo, ikaw, basta totoo ka sa tao at sa sarili mo, madali mo makukuha ang tiwala nila. Madali mo makakasundo ang lahat. At sa lahat ng makakasalamuha mo. Anak, mabuti na kauwi ka na. Si Gabriel na muna magbabantay kay Hope sa ospital. Kumukuha lang din ako ng mga gamit para sa kanila. By the way, I heard na nasa opisina pa rin si Nanay Lusing. Si Lusing, lumalakas ang loob dahil si Marisa na ang major stockholder. Ang kapal ng mukha niya para hiyain ako sa meeting. As if she knows anything about managing a business. Elise, you should do something about it. Kapag sa maling kamay napunta ang business ng daddy mo, babaliwala lahat ng pinaghirapan niya. They tried to erase his legacy. Nung pinasara nila yung foundation, and now... Anak, kung inaagaw naman nila sa'yo ay talino mo, your power, and your influence. Lahat ng itinuro sa akin ni Daddy, at lahat ng ginawa ko para maayos kong mapatakbo ang kumpanya, mawawala. Hahayaan mo na lang bang magkaganon? Of course not. Kapag fully recovered na siyo, I will expose the content of the contract that I signed with Marisa. Paano si Jake? Nasa akin ang simpati ng bata. I know you can do it. And I'm counting on it. Hindi mo lang ito gagawin sa pamilya natin, kundi para sa pangalan ng daddy mo, ibabangon mo ulit siya.
Gabriel. May gusto ka pa dun. Ano ngayon? Bakit? Selos ka? Trabaho kong protektahan ka, hindi na sa physical ang panganib. Alam mo, for a bodyguard, masyado kang passionate. Siyempre. Kaya yung mga ganitong bagay, importante ito. Para malaman ko kung sinong pwede magkaroon ng motibo laban sa'yo. Sa dami mo ba namang kaaway? Gusto mo idagdag kong pangalan mo sa listahan? Siguraduhin mo lang na hindi na makakatakas kay kamatayan ang babaeng yan. Oo, boss. Hindi na kita bibiguin. Ng gabi, sir. Ng gabi rin. Sir. Kape. Oh, tulog na yung kasama ko eh. Okay, naantok na ako. Salamat dito ah. Thank you.